Yo mga kamaster, ako naman po ito si Bar Portea at ngayon ay nag-uusap tayo tungkol sa mga hiwagat na nagaganap sa ating mundong kinagalawan. Okay, so ngayong topic na to ay pag-uusapan natin si Kapitan Ingo. Yan mga kamaster, no? Si Kapitan Ingo ang pinaka sikat na karakter sa mundo ng mga agimat. At ito ay ginampanan ni Ramon de Villas Sr. Ngayon ay papanoorin natin itong eksenang to kung paano nakuha ni Kapitan Ingo. Itong si Kapitan Ingo na kumakain ng bala. Okay, ito ay nasa pelikulang Ang Tanyag na Anting-Anting ni Kapitan Ingo. Okay, so ito ay nasa YouTube at maaari nyo siyang panoorin ng buo. So, itong part lang na to ang tatalakayin natin kung paano nakuha ni Kapitan Ingo ang kanyang agimat. So, panoorin natin at isa-isa natin tong talakayin. Let's go! Nakihirap. Go. Buo ba ang ipin mo? Oo. Dito tinanong ng matanda na nangihingalo, no? So maaaring ito na yung parte na ibibigay o ipapamana na yung agimat mula kay Ramon de Villa. At syempre tinanong ng matanda kung buo nga ba yung ngipin ni Ramon at kompleto naman daw. Maaring ito yung mga mutya na galing sa mga ngipin tulad ng ngipin ng kalabaw dahil ito ay galing nagmumula sa lakas ngipin ng baboy ramo. Yan, bilis naman yan, bilis at lakas pag pinagsama yan, kaya tinanong nung matanda kung buo pa yung kanyang ngipin. Wala akong sirang ipin ko. Magaling. Mabuti. Ang taong makaangkin lamang ng aking anting-anting ay yung buong ipin. Kaya sinasabi natin mga master, no? Ang sabi nga nung matanda, ang tanging mag-aangkin ng anting-anting na yon ay buo yung ngipin. So hindi na ako kasali doon kasi may mga tanggal na akong mga ngipin. At bihira din sa mga kalalakihan at matanda na kumpleto pa rin ang ngipin, kaya bihira ang makakuha nito at bihira din yung tao na magmamay-ari nito. Pagkat mangangalot mo at makakain ang anumang balang tatama sa iyong katawan. Kumakain ng bala. Sa mani, kukunat ang balat mo. Kahit sa bala o matalas na patali, ay hindi makapupunit. Baka kakain ako ng bala. At ang bala o anumang bagay na matalim ay hindi makasusugat sa akin. Oo. At ang iyong lakas ay magiging timbang ng 10 kabayo. Yun ang sinasabi ko, no? Ngipin. So mula ito sa ngipin ng mga hayop, malamang ay ngipin ito ng kabayo, yung mutya ng ngipin ng kabayo, yung ibinigay kay Ramon dito. Kaya lang, tuwing Bien Santo, huwag mong kalilimutan. Huwag mong kakalimutang pakainin ito ng dasal. Yun kasi yung laging pagkain ng mga mutya at mga gamit na mga anting-anting kasi.
pagkainin ng dasal ang libretang ito sa pagitan ng alas 12 at alas 3 ng hapon. Dahil kung makalilimot ka, ay mawawala ng bisa ang anting-anting mo. Ganon po ba yung? Actually, yung libretang na binigay ng matanda, ito yung mga Latin na maliit na libro ito na mula sa mga, actually galing sa mga antingero itong na ano yun, mga Latin na mga galing din sa mga dasal, na ito yung magpapakain doon sa mga gamit ng mga mutya. Hindi mo ba masama ipasok sa simbahan ito? Hindi masama. Ang maganda dito sa pelikulang ito, talagang nag-research sila tungkol sa kung ano nga ba yung kultura ng anting-anting. So nabanggit dito kung pwede ba na ilagay o isama ito sa ano, sa simbahan, or anong ano yung mga oras na kailangan na pakainin o banggitin yung mga dasal doon sa libretang yon, 'di ba? So tagang nag-research din yung mga writer nito, yung gumawa ng kwento ng pelikulang ito. Eh, Tata Karyas, yun po bang galing niya sa Palangana? Yung bang parang sini? Hindi. Hindi kasama yan sa libretong yan. Tata Karyas? Tata Karyas! Kunin mo ang anting-anting ko sa bibig ko. Ingo, nais ko lamang ilibing mo ko sa loob ng kubo ko. Masusunod po, Tata Karyas. So si Ramon dito ay pinagkaloob mismo, talagang dinitalye kung paano niya mapapakain, mapapabuhay, at kung ano yung mga bawal doon sa magiging kapangyarihan niya once na nakuha yung kanyang anting-anting. Sa bibig? Ay, napaka-awkward naman ang scene na ito dahil talaga nag-kiss-to-kiss talaga sila nung ni Manong eh na. Hindi, kasi ito yung isa sa mga paraan lang para makuha niya bibig sa bibig yung naging matindi sa paggamit ng kamay. Okay? Tagulan na ba? Hindi. Mas lang ngayon. Mga kontrabida eh, no? Tagaraw na tagaraw din sa inyo, eh, kumukulugot, kumikit lata. Talaga bang ganun dito? Ngayon lang nangyari yan. At ayun, nalunok na. Pumasok yung ano, yung kidlat sa katawan niya. Usok-usok pa. So yun mga kamaster, no? Hanggang doon na lang muna, baka makapirate na tayo. So yun yung eksena kung saan nakuha ni Kapitan Ingo yung kanyang kapangyarihan
Ito yung nabanggit nung matanda doon sa eksena ng bago siya mamatay is nabanggit niyang kakain daw siya ng bala, hindi daw siya matatamblad ng bala, at yung anumang matalas na bagay na dumapi sa kanya ay hindi siya masusugatan. Mga master, ito ay isang perpekto na kabal. Yan, kabal po yan mga master, no? Dahil yun din yung ginagamit ng mga sundalo kapag sila ay nasa gera. So yun yung paano nakuha ni Captain Ringo ang kanyang kapangyarihan. Hanggang dito lang muna ang ating video. Sa mga gustong mag-comment is please comment lamang sa baba at atin niyang tatalakayan. So by the way, ako naman si Bart Portea and see you sa mga susunod nating mga kwentuhan. Bye-bye!